Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagyong kwento na ating ihahandog sa inyo ngayong araw. Pagpasensyahan nyo na kung ilang araw tayong walang uploads dahil medyo na busy po ang inyong Mama Mia sa kanya-kanyang mga gawain na kailangan gawin. Ako dapat sana maaga-aga tayong makapag-upload today. Kaso nga lang, nagloko ang ating card reader. So, ang dami-daming mga ano, parang ayaw ng universe. Charot. Pero kahit na ganon, ipilit pa rin nating mag-upload at syempre, magpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakinig sa atin, sa lahat ng mga nagmukbang ng ating mga kwento. Kahit na ang totoo niyan ay alam ko naman talaga na kayo po ay nag-aabang ng panibagong kwento. Pero kapag walang panibagong kwento, binabalikan yung mga dati na nating na-upload dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At bilang pasasalamat ay ating babasahin ang inyong mga pa-shoutout. Hello po kay Eric Gomez. Maraming thank you, Mayin Miller. Thank you so much. Josephine Mapalad, maraming salamat din sa'yo. Reynaldo De Vera, maraming salamat sir sa iyong pakikinig kahit na madaling araw dyan sa California, USA. Gimaras Girl, thank you. Lily Monar, salamat from Jordan. Mary Jane Cahudo, Jaime Rodriguez, ayun. Sally Buma, Evangeline Bautista, maraming salamat. Hello rin sa ating tagapakinig na si Jess Journey, Christy Dimitrial, Edgy Corbio. Parang first time kong mabasa yung iyong pangalan, Edgy. Hello rin kay Bunso Barba. Maraming salamat kay Axelay. Ayun, Axelay. G. Mercadejas. Ayun. Jaime Bicumong. Maraming salamat from Tayaba City. First time ko rin mabasa itong pangalan mo. Hello rin kay G. Mercadejas. Maraming salamat. Riza. Christina Sison. Thank you so much. Hello rin kay Diana Diaz. Thank you so much sa inyong mga magandang komento. Heejin Kim, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa South Korea, hi sa inyo. Maraming salamat po. Hello rin kay Via Magdamit Monhardin. Thank you. William Shira, Judith Pagit, maraming salamat. Happy birthday raw kay Evangeline Lacab. More birthdays to come. Yung birthday niya nung Monday, June 3 pala. Jenny Visalo, maraming salamat sa Landeras family from Luon, Bohol. Ayan, hello sa inyo. Liza Chen, Marivic Langob. Ayan, happy birthday advance sa kanyang Junakis ngayong June 9. Happy birthday dyan, Harold Jess Perol. Maraming salamat sa inyo. Joventina Sison, Alexi Gasha, Clark Joshua Tabalba, Riza Saguran. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello rin kay Geraldine Benito. Ayan, hello sa Benito family and advance happy birthday sa iyo ngayong June 21. Hello din kay Sharpay Nicole Balasbas. Maraming salamat. Josevina, thank you. Jonaline Cabrera, Beth Lyric, salamat sa iyo. Colasio, welcome back. Sana all nagbakasyon. Ako naman ay nagbakasyon sa mga gawain bilang content creator. Pero hindi nagbakasyon sa buhay, ganun. Hello rin kay Annalisa Lozano, maraming salamat. LB Lapot, Charmaine Jean Piscino, thank you so much. Denise Soria, Via Magdamit, maraming salamat. Hello rin kay Annalisa Ebat from Taiwan. LB Somagi, Elsa Ponsalan. Ayon, thank you so much. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, Linsel Bakaya, Bayaka, maraming salamat sa iyo. And Rose Kalang, Crystalline Buakwarnay, salamat din. Meljury Molato, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello raw kay Tim, kay Vince, maraming salamat. Hello rin kay Dina De La Cruz, maraming salamat sa iyo. Lizzie Locapa, thank you. Gloria Gabion, Marilo Kabuka, Kabusas, thank you so much. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, huwag na nating patagalin dahil alam kong marami akong utang sa inyo. So atin pong medyo haba-habaan ang kwento natin ngayon kumpara sa ating pa-shoutout. Baka mag-shoutout tayo mamaya by the end of this story. Pero sa ngayon, kwento muna ang ating pag-uusapan. Alam kong excited na kayong lahat. Alam kong nag-aabang na kayo. Kaya eto na, ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia.
Naranasan mo na bang unahin ang iyong sariling kapakanan? Naranasan mo na bang maging makasarili sa ngalan ng pag-ibig? Kasalanan nga bang magmahal? Kasalanan nga bang maging makasarili, mapagbigyan lamang ang ninanais ng puso? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Isa po ako sa mga avid niyong viewers at listeners. Nais ko pong bumati ng magandang araw sa katulad ko na mga araw-araw nag-aabang ng kanilang mga paboritong kwento dito sa inyong programa. Mama Mia, ang totoo niyan ay gustong-gusto ko talagang pakinggan ang mga kwentong ibinabahagi sa inyo. Mga kwentong nakakapulutan ko ng aral. At sa totoo lang po, talagang bilib na bilib ako sa mga taong nakukuha ang lakas ng loob para magkwento ng kanilang mga karanasan, pagkakamali at pagbangon sa buhay. Lalong-lalo na yung mga hindi madali ang mga pinagdaanan. Lalong-lalo na yung mga hindi sanay nang nagsishare ng feelings at relasyon at problema sa iba. Kaya naman dahil sa inspirasyon na nakukuha ko mula sa kanila, ay talaga naman, Mama Mia, na akin pong inipon lahat ng lakas ng loob na meron ako para mag-share sa inyo nitong aking forbidden love story. Forbidden, kasi nga pinagbabawal, kasi nga hindi dapat nangyari, kasi nga hindi dapat na pinagbigyan ang aking puso. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Lay. At ang mga taong nandito sa aking kwento ay itatago rin natin ang mga pangalan nang sa ganun ay hindi sila madamay sa kung anumang panghuhusga na aking matatanggap sa lipunan. Mama Mia, nung una pong masilayan ng aking mga mata ang kanyang malaanghel na mukha, ay napangiti po talaga ako. Nung una kong masilayan kung gaano siya kagwapo, ay talaga namang tumibok ang dibdib ko. Nasa second year college ako that time, Mama Mia, nung una kaming magkita. Samantalang siya naman ay hindi ko alam noon na isa rin palang college student. At hindi ko rin alam na sa iisang school lang pala kami nag-aaral dalawa. Nung una ko palang siyang nakita ay masasabi ko na sa sarili ko na he is a nice kind of guy. Mabait siyang tignan. Ang totoo niyan ay mahinhin rin siyang magsalita. Ang totoo niyan ay para siyang hindi nakakabasag pinggan. Napakamalumanay. Pero kahit na malumanay ang kanyang pagsasalita ay buong-buo naman ang boses niya. Na talaga namang nagbibigay ng kilig sa kung sino mang babae na makakarinig nito. Nakita ko siya, Mama Mia, nung inimbitahan ako ng kaibigan ko na samahan siya sa kanyang pagpapatatu. Nung una ay ayoko pa siyang samahan. Nung una ay kinukumbinsi ko rin siya, Mama Mia, na huwag siyang magpatatu dahil baka bawal yun sa school. Hindi naman bawal eh. Wala naman yun sa ating handbook eh. Pero Justin, kahit na, paano kapag nagkatrabaho ka na? Paano mo ipapaliwanag na nagkaroon ka lang ng tripping isang araw at nagpatatu ka? Di ba halos lahat ng mga pribadong kumpanya ay hindi naman tumatanggap ng mga lalaking o mga babaeng may tatu? Alam mo, magbabago din ang mundo. At isa pa, nakatago naman yung tatu ko eh, kaya hindi nila malalaman kung nasaan yon. Hindi naman ako mag-a-abroad, wala akong balak, no? Sabi niya. Pero Justin, Lay, please, samahan mo na lang ako. At isa pa, magaling talaga tong tattoo artist na to. Ang dami-dami ko ng kaibigan na nagpatatu sa kanya at ang ganda-ganda ng kanyang gawa. Please, samahan mo naman ako. Justin, may gagawin pa ako. Lay naman, parang di kaibigan eh, sabi niya. Kahil nga, Mama Mia, hindi talaga ako marunong manindigan sa pagnuno ko sa mga kaibigan ko, ay sumama na rin ako kay Justin para magpatato. At dun ko nga siya unang nasilayan.
Nung una, Mama Mia, hindi ko naman talaga siya pinapansin. Dahil ang totoo ay occupied ang isip ko nung mga panahon na yun dahil sa dami ng requirements at projects na dapat kong isubmit. Halos lahat ng mga subjects ko ay may requirements at projects. Kahit pa nga yung mga minors ay feeling majors kung makapagbigay ng mga requirements, assignments at projects. Naranasan mo rin ba yun, Mama Mia? Na kahit hindi naman major ay nagpapak-feeling major sa dami ng requirements. Dami kong iniisip noon. Nang biglang madaanan ng mga mata ko ang tattoo artist na gumagawa sa tattoo ni Justin. At dun ko nga nasilayan sa unang pagkakataon ng kanyang mukha. Mama Mia, napangiti talaga ako. Napangiti ako dahil sobrang gwapo niya. At dahil sa kagwapuhan niya na yun, ay talagang nabuo ang araw ko. Very mahinhin din siyang magsalita, Mama Mia. Pero magandang boses niya. Papasa bilang DJ ng radyo. Itago na lang natin siya sa pangalang Lionel. Actually, Mama Mia, wala po kaming interaction ni Lionel nung araw na yun. Dahil ang sinamahan ko lang naman ay ang kaibigan kong magpatato. Kaya silang dalawa lang ang nag-uusap tungkol sa design, tungkol sa kung gaano pa ka first time ang kaibigan ko, tungkol sa kung gaano niya kagustong magpatato. Ang dami-dami nilang napag-usapan pero ako, Mama Mia, ay hindi sumasali. Wala din naman kasi akong maiaambag sa topic na yon dahil lang totoo ay ayoko namang magpatato. After nung tattoo session na yon ay hindi ko na siya muling nasilayan pa. Nagbabalik na rin ako sa school, Mama Mia. Yung school ko nga pala ay hindi po sa syudad. Nasa probinsya po kami. Hindi ko na siya nakita simula noon. Lumipas ang ilang mga buwan, Mama Mia, ay bigla na naman akong inaya ng isa ko pang friend na itago na lang natin sa pangalang Tracy para samahan daw siya na magpatato. Ano ka ba naman, Tracy? Na-impluensyahan ka na noon ni Justin eh. Sige na please, samahan mo na ako, Lay. Ikaw lang naman ang kakilala ko na pwedeng sumama sa akin eh. Bakit? Dahil wala akong boyfriend? Wala akong pagkakaabalahan? Sabi ko. Oy, Lay, masyado kang harsh sa sarili mo ha. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag ka na nga ang ano dyan, Tracy. Alam ko naman na yun ang sabihin mo eh. Ayoko nga ang samahan ka. Mas gugustuhin ko pang tapusin yung mga requirements natin. Bayaran mo na lang ako at ako ang gagawa ng iba nating projects. Lay, tutulungan kitang gumawa ng mga projects na yon. At isa pa, sa susunod na linggo pa ang mga deadlines noon, kayang-kaya pa natin yun. Tracy naman, bad influence ka talaga sa akin. Doon ka nga kay Justin magpasama kasi siya naman yung mahilig sa tattoo at siya naman yung kumumbinsi sa'yo para kumuha. Oo nga, pero may klase si Justin. Eh doon sa girl, sa boyfriend mong si Gio, doon ka magpasama, sabi ko. May klase din si Gio at may requirements yun na kailangan ipasa bukas. Please, Lay, samahan mo na ako. Alam mo, Tracy, magpapatato ka na lang. Kailangan mo pa ng kasama. Ako pa talagang sinasama nyo. Itakot ako sa karayom. Kaya nga hindi ako nagpapatato kahit anong kumbinsin nyo sa akin na lilibre nyo ako eh. Please, please, please. Lilibre kitang pagkain. Sabi mo yan, ha? Pero dapat dumaan muna tayo ng convenience store. Bumili ka ng mga makakain ko. Napaka-boring kayang mag-antay doon. Teka nga, gaano katagal ba yung session nyo? Di ko alam, 6 hours daw. 6 hours? 6 hours ako maghihintay sa'yo? Yung 6 hours na yun, ang dami ko nang nagawa. Please, Lay, promise. Akong bahala sa mga projects natin. Sa gastos ha, pero sa efforts tulungan mo pa rin ako, sabi niya. Sabi mo yan na, oo, tsaka ililibre din kita ng tagay, sabi rin niya ulit, Mama Mia. Kaya naman sumama ako sa kanya. Ang hindi ko alam ay dun din pala siya magpapatato kung saan nagpatato noon si Justin. At si Lionel din ang magtatato sa kanya. Kahit na pangalawang pagkakataon na naming magkita noon ni Lionel, Mama Mia, dahil dun din nagpatato noon si Justin ay wala pa rin kaming naging interaction sa isa't isa. Busy kasi ako noon sa kakakain ng mga chichiryang binili naming dalawa ni Tracy.
binusog niya ako sa mga chichirya at kung ano-ano pang mga drinks para daw wag akong mabore. Dumaan ng mga oras, Mama Mia, at mas naging mahaba pa sa 6 hours na sinabi sa akin ni Tracy ang nangyaring tattoo. Dahil malaki ang design na yon, complicated at colored pa. At nung sa wakas ay natapos na rin ang pagtatattoo, Mama Mia, ay umuwi na rin kami ng bahay at inihatid ako ni Tracy at ng boyfriend niya sa bahay namin. Mama Mia, wala rin naman akong masyadong highlight doon sa school. School was very boring, like the usual. Wala namang exciting nangyayari ever. Kapag nasa school ako, Mama Mia, ay talagang nasistress lang ako sa lahat ng mga exams at lalong-lalo na sa mga oral recitations at projects. Ang kinasistress ko talaga, Mama Mia, ay ang dami ng requirements na kailangang ipasa bago mag-final exam. Mama Mia, bago ko nga pala ituloy ang pagkukwento ko tungkol sa kwento namin ni Lionel, ay sasabihin ko nga pala na isa po akong party girl. Si Tracy, na best friend ko, at ako ay mahilig talagang uminom. Like as in mahilig. Kahit pa may klase kinabukasan, kapag feel naming dalawa na mag-inuman ay mag-iinuman pa rin kami. I am a very walwalera kind of girl, Mama Mia. I have a very alive kind of attitude. I love hanging out with my friends. Kadalasan ay kasama ko silang uminom at magbabar. Kadalasan, Mama Mia, ay sila ang kasama kong pumarty. Kaya naman talaga na nabubore ako sa school dahil ito ang gusto kong buhay. Yung party to the max. Pero kahit na ganito akong uring babae, Mama Mia, at estudyante, ay hindi ko naman talaga pinababayaan ang pag-aaral ko. Hindi ko pinababayaan ang grades ko. Kasi ang amin pong usapan ng mga magulang ko ay hahayaan nila akong gawin ang mga gusto kong gawin sa aking buhay. Hindi nila ako pagbabawalan. Hindi sila magiging stricto sa akin. Basta daw ang importante, alam ko ang limitasyon ko at alam ko ang mga priorities ko. At ang number one priority dapat, huwag bumagsak sa eskwela at graduate ng tama sa oras. Kaya naman kahit walwalera ang ate nyo, kahit medyo lasing ako kinabukasan ay pumapasok pa rin ako. Kahit na walwalera ako ay inuuna ko pa rin ang mga projects ko. Sinisigurado kong nakakapag-submit ako nang sa ganun ay sigurado ding papasa ako. Ayoko kasi na magkaroon ng kahit na anong bagsak, Mama Mia, dahil alam ko na kapag nangyari yun, magagalit ang mga magulang ko. Kapag nangyari yun, ay patitigilin nila ako sa pagpaparty ko at magiging stricto sila sa akin. Ayoko naman na magganap talaga yun. Isang araw, Mama Mia, ay tinawagan ako ni Tracy. Ang sabi niya ay magtatagay daw kami kasama ang iba kong mga kaklase and a few of our friends na galing pa sa ibang school. At that time, Mama Mia, ay medyo broken ang feeling ko. Kasi, Mama Mia, I just got out of a short-term char-char with a guy. Hindi naman seryoso, hindi naman talaga yung pangmalakasan na relasyon, pero nagugustuhan ko na kasi yung lalaki. Oo nga pala, Mama Mia, bukod sa pagpa-party ay mahilig din ako sa mga pa-flirt-flirt at pa-fling-fling. Nagkaroon din naman ako ng mga seryosong relasyon, kaya lang lahat ng yun ay niloko ako. Lahat ng yon ay pinagpalit ako. Kung di naman pinagpalit, ay dinagdagan ako sa buhay nila. Kaya naman, ang sabi ko sa sarili ko noon ay hindi na ako iibig pang muli. Hindi na ako makikipagseryosohan sa isang lalaki. Pero Mama Mia, itong lalaki na ginawa ko pong ka-fling, ay parang napo-fall ako pa unti-unti sa kanya. Kaya lang, bigla naman niyang kinut off kung ano ang meron sa amin dahil nagkaroon na raw siya ng seryosong girlfriend. Gusto ko sanang ipaglaban noon pero hindi rin naman ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero nasaktan pa rin ako. Nasaktan ang ego ko, nasaktan ang pride ko. Kaya naman, Mama Mia, medyo broken talaga ako noon. At dahil may pagka-broken nga ako, ay tinawagan ako ni Tracy at pinasunod ako niya sa kung nasaan man sila. Sumama din ako, Mama Mia, at sumunod sa lugar na kanyang sinabi. Pagkasunod ko doon ay mas lalo pa akong na-feel broken.
Kasi nakita ko na lahat sila ay may kanya-kanyang partners na dala. Maging yung mga kaibigan namin ay may mga dalang mga jowa nila. I was broke, Mama Mia. I was broken. Kaya naman parang walang naging epekto sa akin ang ininom naming alak. Hindi rin naman kami mahihilig noon sa hard. Pa-beer-beer lang muna. Kaya naman wala talagang epekto yon. Dahil nga mas nauna ako sa pag-iisip ko sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Like, paano ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Paano ba ako nasaktan ng ganito? Mama Mia, mas lalo pa akong nasaktan nung nakikita ko ng unti-unti ay nagiging flirty na ang mga kaibigan ko sa mga jowa nila. Nagiging PDA na po ang kanilang pagde-display ng kanilang paglalandi sa akin. Kaya naman, hindi na talaga ako makapagpigil noon. Ilang oras din kaming nandun hanggang sa natapos na ang aming inuman. Medyo tipsy na ako noon. Lumipat kami ng table dahil may dumating na iba naming mga kaibigan at lumipat kami sa mas malaki para mas marami kami. Dumating din ang iba pang mga kakilala ng mga kaibigan ko. Mama Mia, hindi na kami nag-inom noon, bagkos ay nag-uusap na lang. Ako rin naman ay hindi na rin masyadong uminom nung umorder pa sila ng isang alak dahil ayoko talagang malasing. May mga tao kasi doon na hindi ko kakilala. Paano na lang kapag nalasing ako ng sobra? Hindi pa naman talaga ako maganda kapag nalalasing. Nakakatulog talaga ako bigla. Kailangan pa akong buhatin at talagang alagain ako kapag lasing na lasing ako, Mama Mia. Kaya naman kahit may paunti-unti pa rin iniinom ay nandun lang ako at nakaupo, nagsiselfone while nakikinig sa mga pinag-uusapan nila. Hindi rin ako masyadong umaangat ng aking paningin kasi nga, Mama Mia, ayokong nakakakita ng sakit sa mata. Yun bang mga nagpa-public display of affection? Hanggang sa natapos na rin ang in-order nilang konting alak, it was time to go home na. At kung minalas nga ako sa pag-ibig, Mama Mia, ay minalas din ako pagdating sa masasakyan ko nung gabing yun. Tinawagan ko ang kuya ko at magpapakuha sana ako dahil siya naman ang gumagamit ng motor. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay malayo daw siya sa lugar namin at nandun siya sa girlfriend niya. Nag-away raw silang dalawa kaya kailangan niya itong amuin. Kailangan niyang doon matulog. At the same time, Mama Mia, ay sinampal na naman ako sa katotohanan na ako lang ang single sa mundo. Pagkatapos noon ay kina-Tracy sana ako sasakay kaso nga lang ay flat daw yung motor nila. Hindi pwedeng sasakyan ng tatlong tao. So ang sabi ni Tracy, Mama Mia, ay si Justin na lang daw ang tatawag ng kanyang kaibigan na pwede akong pasakayin sa motor. Kay Justin kasi, Mama Mia, hindi rin ako pwedeng sumakay kasi big bike type yung motor niya at dalawa lang ang makakasakay nun, isang angkas at isang driver. Alangan naman ako ang iangkas niya at iwan niya doon ang girlfriend niya, hindi ba? Kaya naman, nag-excuse muna si Justin at may tinawagan. Pagkatapos, sabi niya, antayin na lang daw naming dumating yung kaibigan niya bago kami umalis lahat. Mama Mia, nung dumating na ang isang nakamotor, ay nag-helmet po ito. Oh, Lay, yan si Lionel. Sakay ka na lang sa kanya, ha? Lionel, pakitid na lang nitong kaibigan namin, ha? Oo, pre, sige. Sige, alis na kami. At nun nga, Mama Mia, ay nag-umpisa ng magsialisa ng lahat ng mga kaibigan ko. Ako naman ay nakatayo pa rin at hindi pa rin umaangkas sa motor nung lalaki na hindi ko kakilala. Ilang sandali pa ay tinanggal na niya ang suot niyang helmet. Nagulat pa ako, Mama Mia, dahil hindi ko alam na ang Lionel na sinasabi nila ay yun palang tattoo artist na crush ko. Akala ko kasi noon, Mama Mia, ay hindi Lionel ang pangalan niya. Wala naman kasing binabanggit ang mga kaibigan ko tungkol sa kanya at ako rin naman ay hindi nagkakapagpakilala sa kanya ng personal kahit na dalawang beses akong may sinamahan na kaibigan dun sa tattoo shop niya. O ano, Lay, hindi ka pa ba aangkas? Tanong niya. Kilala mo ako? Kilala mong pangalan ko? Oo naman, dalawang beses na kitang nakita sa shop eh. At isa pa, kaibigan ka ni Justin, hindi ba? Kaya kilala kita.
Pwede bang samahan mo na lang akong magantay ng taxi? Bakit? Naaasiwa ka bang umangkas sa akin? Huwag ka nang mahiya, sakay ka na, sabi niya. Sige na, mag-aantay na lang ako ng taxi. Pamimilit ko pa rin, Mama Mia. Pero sabi niya, wala daw taxi doon. At talaga daw na hindi yung dinadayo ng taxi kapag mag-aalas 11 na ng gabi. Sige na, sakay ka na. May pasok ka pa kinabukasan, di ba? Naku, baka malate ka niyan. Baka maka-absent ka pa bukas. May extra helmet naman ako dito. Huwag kang mag-alala, bagong laba ang mga pads na yan kaya hindi yan makati sa mukha kung maselan ka. Mama Mia, dahil ayoko namang isipin niya na nag-iinarte ako, ay umangkas na rin ako sa kanya at sinuot ko ang helmet na inoffer niya. Noon ay pinatakbo niya ng mahina ang kanyang motor. At dahil mahina lang ang takbo niya, ay nakakapag-usap kaming dalawa. Kailangan mo na talagang sumakay, no? Kasi wala kang choice, sabi niya. Ako, walang choice? Sabi ko naman sa isip ko. Ang totoo nga, Mama Mia, ay nagustuhan ko naman talagang umangkas. Sadyang ayaw ko lang talagang ipahalata sa kanya nung una na atat ako makiangkas sa kanya. Siyempre, nagpapakad babaeng Pilipina pa ako nung mga panahon na yun. At habang nag-uusap kami, Mama Mia, ay ang dami niyang sinabi sa akin. Nagsabi niya ay nandun din daw siya kasama ang iba niyang mga kaibigan. Kaya lang nag-uwian ang mga ito ng maaga at nabitin siya sa ininom nilang alak. Hanggang sa inofera niya ako, Mama Mia, na mag-inuman muna kaming dalawa. Naku, may pasok pa ako bukas eh, sabi ko. Huwag kang mag-alala. Hindi rin naman tayo magtatagal dun sa bahay. Sige na, konti lang oh, sabi niya. Kaya naman, Mama Mia, pumayag ako. Nag-stop over muna kami sa isang 7-Eleven at talagang bumili kami ng mga alak. Bumili rin kami ng mga chichirya. Pagdating namin sa bahay nila ay walang ang ibang tao doon. Hindi na ako nagtanong kung nasaan ang mga tao doon dahil ayoko namang isipin niya na pakialamera at usisera ako. Pumasok na lang kami sa loob. Pagkatapos ay binuksan niya yung mga dala naming chichirya at alak. Nagsimula kaming mag-inumang dalawa. We had a lot of fun, Mama Mia. Masaya pala siyang kausap, masaya pala siyang kasama. Akala ko ay mahinhin siya, pero marami pala siyang baong kwento. Hanggang sa hindi na namin namamalaya na unti-unti na palang tumatakbo ang oras. At nag-enjoy na kami sa pag-uusap naming dalawa. Hanggang sa naubos na namin ang aming mga inumin. Sabi ko sa kanya ay parang nalalasing na ako. Nako, mukhang hindi pa eh. Ang daldal mo pa, sabi niya. Lasing na ako kasi nauuhaw na ako at naiihi na rin, sabi ko. Yun talaga ang palatandaan ko na lasing na ako, Mama Mia, kapag talagang parang natutuyuan na ang lalamunan ko. Kaya naman, sinabi ko sa kanya na gusto kong uminom ng tubig. I was very tipsy that time at pakiramdam ko ay malapit na akong malasing. Nasaan bang CR niyo? Halika na, sasamahan na kita, sabi niya. Tumayo ako, Mama Mia, at sinamahan nga ako ni Lionel papunta sa kanilang CR. He lead the way. Pero Mama Mia, nung makatayo na ako at mag-umpisa ng maglakad, ay dun ko naramdaman na lasing na pala ako. Siguro kanina ay hindi ko lang halata sa sarili ko kasi nga nag-uusap kaming dalawa at nakaupo naman. Pero nung nakatayo na ako at naglalakad ay naramdaman ko na lang talaga na bigla akong nahilo. Parang biglang tumatakbo 360 degrees sa paningin ko ang bahay ni na Lionel. Hanggang sa bigla na lang akong nag-blackout sa sobrang kalasingan, Mama Mia. At wala na akong maalala pa pagkatapos noon. Nung magising ako, Mama Mia, ay gulat na gulat ako dahil nasa isang hindi pamilyar akong kwarto. Nung tignan ko, sa tabi ko ay nandun si Lionel. I was laying in his bed with him. Wala siyang suot na pang itaas. Ako naman, Mama Mia, ay tatayo na sana nung bigla kong maramdaman ang lamig ng aircon sa aking katawan. Nung tignan ko rin ang sarili ko, ay hubot-hubad ako, Mama Mia. I was so shocked. At natakot ako, Mama Mia, at nag-aalala at the same time. First time kong makasama ang lalaking ito. First time ko rin siyang makilala ng personal, pero may nangyari agad sa amin.
Confused ako that time. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin alam talaga exactly what happened kasi wala naman akong maaalala. Hanggang sa tumayo ako mamamiya at hinanap ang mga damit ko para makauwi na ako. Natutulog pa siya noon at nung makita ko ang mga damit ko mamamiya, ay pinulot ko na isa-isa ang mga yun. Dahan-dahan ko pa yung ginawa sa takot ko na magising siya. Pero nangyari pa rin ang kinatatakutan ko. Nagising nga siya mamamiya. At ako naman sa sobrang pagkataranta ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ilang sandali pa ay agad kong hinila ang kumot na nakatakip sa kanya para takpan ang kahubaran ko. Mamamiya nung ginawa ko yun ay bigla naman yung kahubaran niya ang nakita ko. Nakita ko pa talaga na nakasaludo pa ang kanyang pagkalalaki. Sahiya ko noon mamamiya ay bigla kong tinakpan ang mga mata ko dahilan para malaglag ang kumot na hawak-hawak ko. Agad din naman akong nataranta at hindi ko na itinakip sa mga mata ko ang mga kamay ko at tinakip ko na lang yun sa dibdib ko at sa pribadong bahagi ng pagkababae ko. Natawa na lang si Lionel. Ano ka ba, nakita ko na yan kagabi. Ako naman, mamamiya, dahil wala talagang alam kung anong gagawin, ay nakitawa na lang ako sa kanya. Dahil talaga namang nakakatawa ang setup namin nung mga panahon na yon. Nakakatawa din ang reaction ko. Ang pagpulot ko ng kanyang kumot, ang pagkakakita ko ng nakasaludo pa niyang pagkalalaki, at ang pagkalaglag ulit ng kumot dahilan para makita niya ulit ang buo kong katawan. Nagtawanan kami noon. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali at pinagbihis na niya ako. Nung nakabihis na ako, ay naabutan ko siya sa may salas nila. Halika, kain muna tayo, sabi niya. Nag-usap muna kami noon, Mama Mia. Nag-usap kami na para bang walang nangyari. And then it was time for me to go home kasi may klase pa ako ng alas 11 ng umaga. Take note, Mama Mia. Noong mga panahon na yon ay wala pa akong kaalam-alam tungkol sa buhay ni Lionel. Wala rin siyang kaalam-alam tungkol sa buhay ko, liban lamang sa aking pangalan. Yung mga pinag-usapan kasi namin ay mga experiences lang namin sa school, mga frustrations namin sa mga kaibigan at wala nang iba pa. I was so blind, Mama Mia, kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa kanya. Pagkatapos kong makauwi ay nagbihis na lang agad ako. Nakita ako ng mama ko at tinanong kung saan ako natulog kagabi at ang sabi ko ay kina Tracy dahil may ginagawa kami. Nagsinungaling ako sa mga magulang ko. Pero ang sabi ko noon, Mama Mia, iinom na lang ako ng pills para hindi ako mabuntis. Well, hindi rin naman ako fertile nung mga panahon na yun. Pagkatapos kong maligo ay kumain lang ako saglit at pumunta na sa school. Hindi pa ako nakakaabot ng school ay tinawagan ako ni Tracy. Ang sabi niya, sabay na lang daw kaming pumasok sa loob. Kaya naman inantay ko na lang siya sa may gate ng school. Mama Mia, dun ako nagantay sa kanya, dun sa may tindahan kung saan paborito naming spot na mag-aral at kumain. At habang iniintay ko noon si Tracy ay iniisip ko kung ano ba ang mga nangyari. Kung paano ba ako nakarating sa kwarto ni Lionel. Ang huling naaalala ko ay magsi-CR lang sana ako pagkatapos ay iinom din ng tubig dahil nauuhaw ako. Pero kahit na anong piga ako sa utak ko, Mama Mia, ay wala talaga akong masyadong maaalala. Kaya naman itinawa ko na lang ang mga nangyari. Sabi ko, charge to experience na lang ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Sabi ko, kaming dalawa lang naman ni Lionel ang nakakaalam nun. Si Tracy naman ay hindi din curious sa mga nangyari kagabi. Hindi rin niya ako tinanong kung nakauwi ba ako kaagad dahil obviously nakauwi ako ng safe kasi nga nandun ako sa school at ako pa talagang sumagot sa tawag niya sa akin. Pagdating ni Tracy ay agad kaming pumunta sa aming first period subject. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam nung una na same lang pala ang school na pinag-aaralan namin ni Lionel. Ang akala ko noon ay nag-aaral siya sa ibang paaralan. After ng first period subject namin ni Tracy, ay wala na kaming susunod pang subject dahil kinancel nung iba naming mga professor ang aming mga klase sa kanila.
So nag-decide ako na pupunta kami doon sa spot namin para doon namin tapusin gawin ang mga remaining projects namin. Mama Mia, umorder kami ni Tracy pagkarating namin doon ng makakain at sinimulan nang tapusin ang aming mga pinag-aralan at requirements. At tumawag din ang boyfriend ni Tracy sa kanya. Ininform kami na susunod daw siya dun sa spot namin at may kasama din siyang ibang mga kaklase kasi meron din daw silang gagawing mga requirements. Mama Mia, umupo na kami doon at sinimulan nang tapusin ang projects namin. Hindi na talaga ako nag-bother pa sa sarili ko tungkol sa mga nangyari nung nakaraang gabi. Pero ang totoo, Mama Mia, ay pilit ko pa rin inaarok kung ano bang mga nangyari. Kaya lang sabi ko, wala din naman akong maalala kaya magpo-focus na lang muna ako sa aking mga ginagawa. Hanggang sa dumating na nga ang boyfriend ni Tracy na may kasamang ibang mga classmates. At Mama Mia, wala talaga akong kaalam-alam na classmate pala sila ni Lionel. I was shocked at nahihiya din ako at the same time. Kasi ang akala ko lang noon na yun lang ang tanging pagkakataon na magkakilala at magkakasama at magkikita kami ni Lionel. Akala ko one night time lang ang pangyayaring yun at hindi na kami magkikita pa ulit. Mama Mia, akala ko talaga ay sa ibang school siya nag-aaral. Alam niyo ba, Mama Mia, na pinagpawisan talaga ako noon ng bonggang bongga. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko. I was trying to make myself look busy. Pinakalma ko ang sarili ko at nagpapaka-busy ako sa ginagawa kong project para hindi niya ako pansinin. Pero pinansin pa rin niya ako, Mama Mia. At ewan ko ba, pero parang nanginig ang tuhod ko nung makita kong nakasmile siya sa akin. Napakagwapo talaga niya. Hindi ko may pagkakailang apektado talaga ako sa mga ngiti niya. Para bang makalaglag panty ang kanyang ngiti. At mas lalo pa akong kinabahan nung may mabasa akong kakaiba sa ngiti niya. He smiled pagkatapos, Mama Mia, ay tinititigan niya ako ng ilang mga segundo. Nararamdaman ko ang mga mata niyang nakatitig sa katawan ko. And that made me awkward. Mama Mia, tinatry ko talaga na huwag makipag eye contact sa kanya. Kasi hindi ko gusto na nababasa niya ang nararamdaman ko. Pero ewan ko na lang ba talaga nitong si Lionel. Ang hilig-hilig makipag eye contact. Kaya naman may mga pagkakataon na wala na akong choice dahil sa tuwing titignan ko siya ay nakatitig na pala siya sa mga mata ko. At nung mangyari yun, ay pilit akong ngumiti nang hindi na awkward sa kanya. Pakiramdam ko ay ang haggard-haggard ko na that time kahit nang sabi ni Tracy ay ang blooming-blooming ko raw. Pero sa dami ba naman ang pawis na lumabas sa katawan ko, parang ang lagkit-lagkit na sa feeling. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay parang dahil sa alak yun kaya ang dami-dami kong pawis na inilabas. Pagkatapos kong magawa ang mga projects namin dahil wala na kaming inaaral nung hapon na yun ay umuwi muna ako ng bahay. Nagkayayaan din kami ni Tracy na pumunta ako sa bahay nila para tapusin yung iba pang requirements namin. Mama Mia, as time passed by ay natapos na rin namin ang iba pa naming mga requirements. Meron pang iba kaming mga gagawin pero we decided na mag-inuman na muna para pampawala ng stress na nararamdaman namin. Alam kong napakababaw na dahilan pero gusto lang talaga naming uminom nung mga panahon na yun. At dahil na sa bahay kami ni na Tracy ay hindi ko talaga ini-expect na makikita ko na naman si Lionel. Siyempre, Mama Mia, dahil boyfriend ni Tracy si Gio, ay sumunod ito sa amin dun sa bahay ni na Tracy dahil tinext ito ni Tracy na nagiinuman kami. Ang hindi ko naman ini-expect ay sinama ni Gio si Lionel. Nung makarating sila, Mama Mia, I really tried my best to act normal. I tried to act, Mama Mia, as if walang nangyari. Nangitian lang kami ni Lionel sa isa't isa. Pagkatapos ay nag-inuman na kami. Nung maubos na namin ang aming iniinom, ay nagpaalam si na Gio at Tracy na bibili lang daw sila ng maiinom namin. Wala din noon ang mga pamilya ni Tracy dahil may mga trabaho pa ang mga ito. So kaming dalawa lang ni Lionel ang naiwan. Walang unang nagsalita sa amin. Pero matapos ang ilang minuto ay siya ang nag-umpisa ng topic for conversation. Mama Mia, ang una niyang tinanong ay kung may boyfriend ba ako. Wala naman,
Sagot ko, sure kang wala? Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Pambobola pa niya sa akin. Bulero naman pala itong si Lionel, sabi ko sa sarili ko. Wala akong boyfriend. Meron akong kapling nung nakaraan pero tinapos na rin niya dahil nagkaroon na siya ng seryosong relasyon, sabi ko. Mama Mia, sinabi rin niya na hindi rin niya ini-expect na magkikita kaming muli dun sa school. At nung nakita daw kami Mama Mia, ang sabi niya ay halatang halata daw ang pagiging awkward ko sa kanya. Napakahalata daw na hindi niya na-notice. Napaka-obvious ko raw. Talaga? Uy, hindi naman na. Masyado lang talaga akong maraming ginagawa. Palusot ko pa. Huwag ka na ngang magpalusot. Alam ko naman at naramdaman ko naman ang pagiging awkward mo sa akin. Pero ayos lang yun, wala naman siguro silang alam, sabi niya. Pagkatapos noon ay tumawa ako para mabago ang aming topic. Mama Mia, hindi na namin pinag-usapan ang nangyari nung gabing yun. Hindi na namin pinag-usapan ang nangyari nung first ever tagay naming dalawa. Pagkatapos ay dumating na si Tracy at si Gio. Binuksan na ang mga alak at nagpatuloy na ang tagay session namin. Ang dami namin pinag-usapan tungkol sa buhay, tungkol sa mga love life, hanggang sa nararamdaman ko na lang at nakikita at naririnig ko na lang na parang tinutukso kami ni Gio at ni Tracy sa isa't isa ni Lionel. Mama Mia, wala naman akong problema noon kasi wala naman akong boyfriend. Wala naman akong karelasyon. Hindi ko rin alam noon, Mama Mia, kung may karelasyon ba o wala si Lionel. Pero dahil nakikita ko naman na nag-e-enjoy din siya sa panunukso sa amin ni Gio, ay nag-go with the flow na lang ako. Hindi na lang ako nagbabother kung ano pa ba ang dapat kong isipin. Basta nag-e-enjoy lang kami habang nag-iinuman. Nag-e-enjoy habang nagtatawanan, Mama Mia. At pagkalipas nga ng ilang oras ay naubos na rin namin ang aming mga iniinom, so yun na nga at pauwi na kami. Ang sabi ni Lionel, Mama Mia, na siya na lang daw ang maghahatid sa akin. Ang sabi naman ni Tracy ay dapat lang dahil dun na lang daw matutulog si Gio. Inaya pa ako ni Tracy na dun matulog sa kanila. Pero ang sabi ko, kailangan kong umuwi dahil hindi ako nakauwi nung nakaraang gabi. Hindi ka nakauwi? Bakit, saan ka nagpunta? Tanong ni Tracy. Buti na lang, Mama Mia, at hinalikan siya ni Gio at nawala agad sa kanyang isip ang nasabi ko. Nadulas pa talaga ako at sinabing hindi ako nakauwi. Baka pilitin pa ako ni Tracy na magkwento tungkol sa mga nangyari sa akin. At nung makalabas na kami, ang sabi ni Lionel ay hihahatid daw niya ako para raw safe. Pero Mama Mia, nung pinaandar na niya ang motor niya, ay hindi naman yung daan papunta sa bahay namin ang kanyang tinatakbo, kundi ang daan papunta sa bahay nila. San tayo pupunta? Dun muna sa bahay namin kasi magbibihis lang muna ako bago kita ihatid, sabi niya. Nanlalagkit na kasi ako eh. Mama Mia, dahil tipsy na kami noon, ay wala na rin akong naging reklamo. Hindi ko talaga i-deny, Mama Mia. Hindi ko i-deny na merong pumapasok na kademonyuhan noon sa isip ko. Paano kapag galawin ako ni Lionel? Papayag ba ako? This time, nasa saktong pag-iisip pa ako. At pagkarating nga namin sa place niya, Mama Mia, ay pinarada niya agad ang motor sa loob ng gate nila. Pagkatapos niyang sarhan yung gate, ay bigla niya akong niyakap at hinalikan. Lionel, ano ba? Baka may makakita sa atin. Sabi ko, walang makakakita sa atin dito. Tulog ng mga kapitbahay dahil gabing gabi na. Paano yung pamilya mo, Lionel? Baka nasa loob sila. Sabi ko pa at reklamo ko pa sa kanya sa pagitan ng paghahalikan naming dalawa. Walang tao dito sa amin. Ako lang. Yung mga magulang ko nasa Maynila nagtatrabaho at dun rin nag-aaral ang mga kapatid ko, sabi niya. Mama Mia, nung sinabi niya yon ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Matagal-tagal na rin na panahon na wala akong nakakaseks, kaya naman hinahanap-hanap na rin yon ang katawan ko. Hinalikan ko si Lionel. Halik na nang aarok ng kaluluwa. Napakadiin ng halikan naming dalawa. Laway sa laway, dila sa dila.
Pagkatapos noon ay unti-unti na naming hinubad ang aming mga suot na damit. Hindi pa nga kami nakapasok sa loob nila, Mama Mia, ay wala nang natirang saplot sa amin. Nasa labas lang ng kanilang pinto ang aming mga damit. Pagkapasok namin sa loob ay agad niya akong tinulak papunta sa sofa. Hindi na kami nakaabot sa kaniyang kwarto. Doon na kami sa sofa dalawa nagpang-abot ng init ng aming katawan. Mama Mia, kung ano-anong posisyon ang ginawa sa akin ni Lionel. Patayo, patalikod, pahiga, sa sofa, sa dining table, sa dining chair, sa kwarto niya, at halos sa lahat ng parte ng bahay nila. Oo, Mama Mia. Dahil Sabado naman kinabukasan ay tinext ko na lang ang mga magulang ko. Sinabi kong kina Tracy ulit ako matutulog dahil may gagawin ulit kami na kailangan namin sa klase. Hindi naman umimik ang mga magulang ko. Pinayagan lang nila ako. Kami naman ni Lionel, Mama Mia, ay hindi na kami lasing nung mga panahon na yon. Pero paulit-ulit-ulit pa rin naming pinagsasaluhan ang aming pagniniig dalawa. Hindi ko alam pero sa dinami-dami ng mga nakasiping ko ay kay Lionel lang ako nakaramdam ng ganun, na para bang napaka-satisfying. Nung mga nakakasiping ko kasi noon, Mama Mia, paminsan-minsan ay hindi ko naman masyadong na-enjoy. Kay Lionel, bawat round na pinagsasabmahan naming dalawa ay na-enjoy ko talaga ng todo. Halikan, hawakan, haplusan, lahat yon na e-enjoy ko. Mama Mia, dumating nga sa punto na ang tanging nagiging break lang naming dalawa ay kapag nagluluto kami ng instant noodles at kumakain. Pagkatapos naming kumain ay agad din kaming bumabalik sa aming bakbakan. Ang totoo niyan ay hindi na nga kami nagdadamit. Kinabukasan, Mama Mia, ay kinuha lang ni Lionel ang mga damit namin sa labas pero hindi naman namin isinuot. Pareho kaming hubot-hubad na naglalakad sa loob ng bahay nila. At kapag ginusto na namin na may mangyari ay agad-agad. Mama Mia, gumagawa pa nga ng project nun si Lionel nung bigla ko siyang kinandungan. Hindi na niya natapos ang project niya at agad niya akong hinalikan at ako naman ang kanyang inatupag. Paulit-ulit-ulit na may nangyayari sa amin. At pagkatapos nga ng araw na pinagsaluhan namin, Mama Mia, ay wala na kaming iba pang inisip at pinag-usapan, kundi ang aming mga katawan na lamang ang nag-uusap. Para kaming mga hayop ni Lionel, na kapag kaming dalawa lang, ay wala kaming ibang ginawa, kundi ang ibsa ng init na nararamdaman ng aming mga katawan. Mama Mia, lahat ng sulok ng bahay nila, maging sa kanilang garahe, ay ginawa na namin ang bagay na yon. Siyempre, gabing-gabi na nung ginawa namin yon. At dahil medyo maingay ako sa kama, Mama Mia, may paminsan-minsan na tinatakpan pa talaga ni Lionel ang bibig ko dahil baka magising ang kanilang mga kapitbahay. Sobra ang pananabik ko kay Lionel. Sa bawat haplos niya ay mas lalong nagiinit ang katawan ko. At ang sabi niya, ganun din siya sa akin. Kaya pagkatapos ng araw na yun ay naging routine na namin yon. Agad-agad kong ginawa ang mga projects namin ni Tracy. Para naman, Mama Mia, may pagkakataon kami ni Lionel na gawin ang mga gusto namin. Pagkatapos ng klase ay nagkikita kami ni Lionel at pumupunta kami diretso sa bahay nila. Paminsan-minsan ay bumibili lang kami ng mga barbecue para may uulamin at kakainin kami. Pero bago pa man namin maulam yung barbecue, Mama Mia, ay nauunahan na kami minsan ng mga langgam dahil inuuna pa namin ang init ng katawan na aming nararamdaman. Hindi na rin ako masyadong sumasama noon sa inuman ni na Tracy. Mama Mia, nagtatampo na rin ang mga kaibigan ko pero ang sabi ko ay kailangan ko munang mag-lilo dahil baka kung mapano ang health ko. Tumawa pa sila at kinantsawan ako, Mama Mia. Kinantsawan pa nila ako na baka pinagbawalan na raw ako ng mga magulang ko. Pero ang sabi ko ay hindi naman yun ginawa ng aking mga magulang. Hanggang sa Mama Mia, nagiging routine na namin ni Lionel. Every day na pagkatapos ng klase ay dun kami pumupunta sa kanila. Nagsispend kami ng halos 4 oras. Pinagsasaluhan namin ang init ng aming mga katawan, tsaka niya ako hinahatid sa amin.
At kapag weekend, Mama Mia, ay sinasabi ko sa mga magulang ko na doon ako makikitulog kina Tracy dahil sa dami ng requirements. At dahil ang gusto ng mga magulang ko ay pumasa ako, ay hindi na sila nagtatanong. Hindi na rin sila nagbabawal dahil pumapasa naman talaga lahat ng grades ko. Kaya nagiging malaya kami ni Lionel. Friday and Saturday ng gabi ay doon ako sa kanila. Buong araw ng Saturday, Mama Mia, ay magkasama kaming dalawa na parang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Grabe talaga ang mga experience namin ni Lionel. Though wala naman kaming pinag-uusapan tungkol sa aming dalawa. Nakontento ako doon, Mama Mia. Lumipas ang ilang mga linggo na ganun kaming dalawa ni Lionel. Pinanatili namin ang aming koneksyon. Kapag hindi kami magkasama ay magka-text kaming dalawa at magkatawagan. Slowly, Mama Mia, naramdaman ko na hindi na lang sex ang namamagitan sa amin. Nararamdaman ko that I was starting to really, really like him. At nung unang dalawang buwan ng pag-uusap namin ni Lionel at may nangyayari sa amin, Mama Mia, dun ko po nalaman ang katotohanan. Dun ko nalaman na may girlfriend pala siya. Nangyari yun, Mama Mia, isang gabi na katatapos lang naming magniig. Humihirit pa ako sa kanya noon ng isang round, pero biglang tumunog ang cellphone niya. Hinahalikan ko siya at sinabi kong wag na muna niya yung pansinin at mamaya na lang. Lay, importante to. Maya mo na sagutin, please, sabi ko. Nagiinit na ako eh, sabi ko ulit. Sandali lang, sagutin ko na lang muna. Nung nasagot niya, Mama Mia, ay sinabi niya agad na hello, babe. Nasa bahay lang ako at matutulog na. Ang dami pa niyang sinabi doon sa kanyang kausap, pero isa lang talagang tumatak sa isipan ko at sa pandinig ko. Ang salitang babe. Sino yung babe na yon? Nasaktan na ako, Mama Mia. Buti na lang talaga at nakatalikod sa akin si Lionel, kaya hindi niya nakita ang pumatak na mga luha sa mga mata ko. Agad ko yung pinahiran. Agad kong sinaway ang sarili ko at sinabing, huwag akong mag-e-expect ng kung ano-ano dahil wala naman kaming relasyon ni Lionel. Oo, lagi kaming nagsasalo ng init ng aming katawan pero wala naman kaming naging formal na usapan. Hindi rin niya kailanman sinabi sa akin na mahal niya ako. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, wala akong karapatang magselos. Nung binabanan niya ang cellphone niya, Mama Mia, ay mas nasaktan pa ako nung sinabi niya ang tatlong salita dun sa kanyang kausap. Ang salitang I love you. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Pinilit kong mag-isip ng mga bagay na mga magaganda. Pinilit kong i-focus ang sarili ko sa init ng katawan na nararamdaman ko. Noong lingunin ako ni Lionel ay tinanong ko siya kung sino yon. Ang sabi niya, girlfriend niya raw pero long distance relationship silang dalawa. Nasa Maynila daw ito at dun din ito nag-aaral. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya doon nag-aaral. Pero ang sabi ni Lionel, Mama Mia, hindi raw niya talaga gusto ang Maynila, kaya dito lang daw siya sa probinsya. Pagkatapos niyang sabihin yon ay bigla niya akong sinamahan sa kama at hinalikan. Gusto mo pa ng isang round, hindi ba? Halika na, sabi niya. Mama Mia, kahit na na-shock ako doon, ay pinagbigyan ko pa rin ang gusto ni Lionel dahil nagiinit pa rin naman ang katawan ko sa kanya. Ang naiisip ko lang habang nagniniig kami ay kawawa naman yung babae. Ang akala niya ay nakahiga sa kama ang kanyang boyfriend mag-isa at matutulog na. Pero hindi niya alam na nakahiga ito sa kama. Pero may ibang babaeng tinatrabaho at nilalandi. Ako, Mama Mia, alam kong kawawa din ako dahil I was blind all along. Hindi ko naman alam na may girlfriend siya. Kaya lang, Mama Mia, nung nalaman kong may girlfriend siya, ay hindi ko rin naman alam kung papaano tatapusin ang meron sa aming dalawa. Kaya kahit na nalaman ko na ang totoo ay we never stop texting. Mama Mia, nagpapaka-selfish ako noon. Kasi sanay na ako sa presensya ni Lionel. Sanay na ako sa mga halik niya. Sanay na ako sa mga yakap niya. Sanay na ako sa katawan niya. Kaya Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ko iiwasan at pipigilan ang mga nangyayari sa amin. I was falling for him. I was falling hard for him, Mama Mia. Kaya naman hindi ko na inisip yung babaeng yon. Hindi ko na inisip kung anong mararamdaman niya.
Ang inisip ko na lang noon ay ang sayang nararamdaman ko sa tuwing magkasama at magkaniig kami ni Lionel. Kung paano niya ako binibigyan ng importansya. Kung paano niya pinaparamdam sa akin na special ako at na kinakailangan ako. I was selfish enough, Mama Mia, na paulit-ulit pa rin na may mangyayari sa amin at pinagpatuloy ko pa rin kung ano ang meron sa aming dalawa. Alam ko, napakalandi ko. Alam ko na lumalandi ako sa lalaking hindi ko dapat nilalandi. Pero hindi ko pa rin tinapos kung ano ang meron sa amin. Matigas talaga ang ulo ko. And I keep telling myself noon, Mama Mia, na mahal ko siya. And na masisira ang buhay ko kapag nilet go ko siya. Masisira ang damdamin ko kapag iniwan niya ako. So hinayaan ko, Mama Mia. Hinayaan kong ipagpatuloy namin ni Lionel ang ginagawa namin. Nagsasama pa rin kami, halos araw-araw at gabi-gabi. Pinapakita niya sa akin na kapag kaming dalawang magkasama ay tinatrato niya ako na parang girlfriend niya. Sino ba naman ang hindi mas mai-in love doon? I loved him deeply, Mama Mia. Even lahat ng mga imperfections niya ay minahal ko na rin. Lahat ng mga nakita kong pangit sa kanya, lahat ng mga nasaksihan kong hindi kaaya-aya tungkol sa kanya ay minahal ko na. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan, Mama Mia, dumating din sa punto na nalaman ng girlfriend niya ang tungkol sa aming dalawa. Wala kasing nakakaalam tungkol sa aming dalawa ni Lionel. Kahit si Tracy na best friend ko ay hindi ko sinabihan, Mama Mia. Kahit si Tracy ay walang kaalam-alam na may nangyayari sa aming dalawa ni Lionel. Kami ni Lionel ay parabang kahit wala kaming usapan na itatago namin ang kung anong meron kami, ay pareho naming ginawa ang best namin at parehong kalkulado lahat ng mga moves namin kung kailan kami magkikita, kung papano kami magkikita para walang makakaalam. Mama Mia, nung nalaman ng girlfriend ni Lionel ang tungkol sa amin, ay natakot ako. Pero kahit na natakot ako noon, Mama Mia, ay wala pa rin nakakapigil sa nararamdaman ko. I was selfish and I didn't care. She tried to talk to me, Mama Mia. Medyo agresibo ang girlfriend ni Lionel. Gusto niyang makita agad ako at nakikita ko na may pagka-war freak siya. Mama Mia, nagkausap kaming dalawa through chat. Pagkatapos sinabihan niya ako na sasaktan niya ako. Napapatay niya ako kung hindi ko iiwanan si Lionel. Mama Mia, ako naman ay nagre-reply pero napakabait ko sa mga reply ko. Hindi ko siya pinapatulan. I just told her, Mama Mia, na don't be so reckless with your words. Kasi hindi naman talaga ako kabit. Hindi ako kabit dahil hindi naman sila kasal ni Lionel. May karapatan pa rin naman si Lionel, Mama Mia, na maghanap ng babaeng ihaharap niya sa altar. Dahil hindi pa sila officially na mag-asawa ay hindi rin ako officially nakabit. Dahil dun, Mama Mia, ay mas nagalit siya. Tinanggap ko ang katotohanan, oo, third party ako. Pero hindi pa rin naman siguro talaga ako kabit, diba? Matatawag lang akong kabit, Mama Mia, kung may kasal nang nangyari sa kanilang dalawa. Alam ko, Mama Mia, alam ko na kung batas ang pag-uusapan natin ay wala talaga siyang karapatang saktan ako. Hindi ko alam kung pwede niya akong kasuhan nung mga panahon na yon. Pero kapag sasaktan niya ako ng pisikal ay makakasuhan ko siya. Dahil hindi naman pwede na gawin niya yun sa akin. Mama Mia, pinanghawakan ko ang batas. Pero ang hindi ko napaghandaan, Mama Mia, ay ang pamamahiya niya sa akin sa harap ng pamilya ko. Bigla na lang siyang dumating sa bahay namin at gumawa ng eksena. Eksena ang kailanman ay hindi ko malilimutan. Mama Mia, tinawag niya akong kabit. Maruming babae, malandi, ahas, at etc. Hindi ko naman siya masisisi dahil alam kong may karapatan siyang magalit. Alam ko rin, Mama Mia, na minamahal niya lang si Lionel kaya niya nagagawa ang mga bagay na yon. I know na mali ako. I know, wala akong pwedeng palusot dahil mali talaga ako. Pero at the same time, Mama Mia, ay mahal ko talaga si Lionel. Kaya naman hanggat hindi ako tinitigilan ni Lionel ay hindi ko rin siya tinitigilan.
hanggang sa dumating sa punto na pumunta na talaga sa school namin ang girlfriend ni Lionel at doon na niya ako pinahiya. Mas lalo pa siyang nagalit nung nakipaghiwalay sa kanya si Lionel, Mama Mia. Pinahiyahan niya ako, sobra-sobra. Nagalit sa akin ang buo kong pamilya. Mama Mia, sabi ng mga magulang ko ay grounded ako dahil ang akala nila ay kina Tracy ako natutulog, pero yun pala ay may sinasamahan na akong lalaki. At lalaki pa talaga na may girlfriend na. Pero kahit na anong atake sa akin ng girlfriend ni Lionel, ay I stayed silent. Hindi talaga ako gumante. Hindi ako pumatol, Mama Mia. Kahit na anong pamamahiyaan niya sa akin. Dahil lang totoo yun, hindi naman sa hindi ako matapang. Pero dahil hindi rin ako proud sa ginawa ko. Kahit na ganun, Mama Mia, hindi ko rin naman pinagsisisihan ang ginawa ko dahil minahal ko si Lionel. Lionel was my person. He was the guy that really made my year awesome and exciting. I know that I was so selfish, Mama Mia, and never talagang pumasok sa isipan ko kahit split second man lang na iwanan siya para sa girlfriend niya. Kaya lang, Mama Mia, ang akala ko na pipiliin din ako ni Lionel dahil hiniwalayan niya yung girlfriend niya ay hindi din para nangyari. Oo, Mama Mia. Pagkatapos ng pamamahiya ng girlfriend niya sa amin, ay hindi ko na muli pang nakita si Lionel. Ang alam ko, Mama Mia, ay sumunod siya sa mga magulang niya sa Maynila. Ang sinabi ng boyfriend ni Tracy, Mama Mia, ay kumuha raw si Lionel ng mga dropout sa kanyang mga subjects para makalipat na ng Maynila. Mama Mia, nasaktan talaga ako. Nasaktan ako ng sobra. Ang akala ko dahil sa pagtitiis na ginagawa ko sa pamamahiya sa akin ng girlfriend niya ay ako ang pipiliin niya. Pero hindi. Hindi niya ako pinili. Ano pa bang i-expect ko? Kahit kailan naman ay hindi sinabi sa akin ni Lionel na mahal niya ako. Kahit kailan naman ay wala kaming pinag-usapan tungkol sa relasyon namin. Kahit kailan naman ang ginagawa namin ay ang ibsan lamang ang init ng aming mga katawan. Right now, Mama Mia, while I am typing this, ay kakaalam ko lamang na nagkabalikan pala si Lionel at ang girlfriend niya dun sa Maynila. At Mama Mia, ikakasal na raw sila sa susunod na buwan. Napakasakit. Ang akala ko kaya hiniwalayan ni Lionel noon ang kanyang girlfriend ay dahil hindi na niya ito mahal. Dahil ako na ang mahal niya, pero hindi pala. Hiniwalayan niya lang ito dahil nagigilty siya sa ginawa niya sa girlfriend niya. Pero nung may pagkakataon na silang magbalikan, ay agad din naman niyang sinuyo ang babae. Na ngayon ay pakakasalan na niya. Mama Mia, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan ang ginawa kong kaistupadihan. Love can really change a person and it changed me, Mama Mia. It changed me a lot. Alam kong may kasalanan ako sa mga nangyari. Alam kong kasalanan ko dahil umasa ako. Pero Mama Mia, hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na sana kung may parallel universe man. Sana sa universe na yon ay nagkatuluyan kami ni Lionel. O kung may reincarnation man, sana sa susunod na buhay ay kaming dalawa na. Sana sa susunod na buhay, ako na ang magiging misis niya. Maraming salamat, Mama Mia, at sana ay naintindihan niyo kung papaano ko ginawa ang paglalahad ng kwento ko. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Lay. Napakahirap ng mga nangyari sa buhay ni Lay, pero sabi nga nila, ang pag-ibig talaga ay nakakapagpabago ng puso at nakakapagpabago ng pagkatao. Totoo yun. Kahit na alam mo kung ano ang tama, kahit alam mo na dapat bitawan mo na, patuloy ka pa rin kumakapit kahit masakit na dahil lang sa salitang pag-ibig. Pero sana bago natin ibigin ng kabaliw-baliw na pag-ibig ang isang tao, ay ibigay muna natin ang klaseng pag-ibig na yon sa sarili natin. Sana kahit gaano nating kamahal ang isang tao, huwag nating hayaan na ibaba ang ating dignidad at pagkatao dahil lang sa pagmamahal na yon. Maraming salamat, Lay, sa pagbibigay mo ng pahintulot para ibahagi sa iba itong kwento ng buhay mo.
Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, kung katulad ni Leigh ay may kwento din kayo ng sarili nyo na nakaka-inspire, mga kwentong pinagsisihan nyo, mga kwentong pinanindigan nyo, pwedeng-pwede nyo po yung i-share. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag nyo rin kakalimutan na i-like at i-share ang video na to para marami ang makaalam tungkol sa ating channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe po and click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Marami na po tayong videos na i-upload dito sa ating channel. Click nyo lamang yung Mama Mia CDO, yung videos tsaka playlist, dahil more than 400 stories na ang ating na-upload. Kaya alam ko, may mahahanap at mahanap kayo dyan na pwedeng kahawig o pwedeng paghugutan nyo ng inspirasyon kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon o kung pwede nyo lang gawing pang-aliw habang kayo ay may ginagawa. Maraming salamat pong muli. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.